Kay Soto makakatapat ang NBA dunker import ng Nagasaki na nagpabilib kina Kyrie Irving at Dwight Howard. One of the best player ng Japan national team, masusubukan din si Kai. Weekend games ng Japan B-League at makakatapat ng kupunan ng ating pambato na si Kai Soto na Yokohama ay ang kupunan naman ng Nagasaki. Medyo malayo ang agwat ng overall team standing ng Yokohama at Nagasaki. Pasok sa top 5 overall team standing ang Yokohama habang nasa top 14 naman ang Nagasaki. Pero ganun pa man ay maraming hawak ng mga mahusay na malalaro ang team na ito na dapat hindi pagsawalang bahala ng kupunan ni Kai. Tara't ating silipin ang ilang mga key players ng Nagasaki na posibleng sumubok sa ating pambato. May tatlong aktibong imports ang Nagasaki at isa dito ay former NBA player. Pero hindi man nakatapak ang dalawang import sa NBA, ay di kalibre naman ang laruan ng mga ito. Ang una ay ang 6'8 forward na si Nick Perkins na kinukonsiderang best import ng Nagasaki pagdating sa performance. Isang legit offensive player ang barakong forward na ito ng Nagasaki na kaya makapagambang ng punto sa loob man o sa labas. Mahusay mag-create ng tira si Perkins sa poste, sure ball ang kanyang mga mid-range shots at hindi rin siya pwedeng tulugan sa opensa sa tres. Magiging challenge kay Kai dito kung paano niya malilimitahan si Perkins sa opensa since all-around offense ang gamit nito sa loob ng laro. Bagay na dapat i-improve ni Kai ay ang pag-contest ng mga big man shooter na mga kalaban. Sunod ay ang 6'5 Japan B-League B2 MVP na si Matt Barnes. Mahusay sa pag-atake sa basket ang player na ito na may taglay din na shooting sa tres. Pero kahit pa nga 6'5 lang ang height ng player na ito, ay matumubang kumita habang naglalaro. Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Ay magiging problema ito ni Kai pagdating sa rebounding. Last game ng Nagasaki kontra sa Saga ay maliban sa pagiging top scorer with 18 points ay nakapagtala din ito ng malaking numero sa rebounds kung saan ay nakapagtala ito ng 18 boards. Ang huling import na magbibigay na matinding challenge sa ating pambato ay ang 6'9 center at former NBA player na si Jeremy Evans. Isang malalaro na may taglay na mataas na athleticism. Sa mga hindi pa nakakaalam ay isa si Evans sa may tuturing na legit dunker at blocker player sa NBA. Kung saan ay pinabilib nito si na Dwight Howard at Kyrie Irving nang sumali ito sa slam dunk contest ng NBA. Dahil nga athletic ito ay nagagamit niya ang kanyang kakayahan sa opensa at depensa. Dapat mag-ingat si Kai sa mga buwelo ni Evans dahil kaya nitong i-posterize kahit pa nga yung mga matatangkad na manlalaro. At dapat maging maingat din sa pag-release ng bola sa ilalim si Kaiju dahil legit shot blocker din ito sa laro. Pero sa kabilang banda, kahit na hindi basta-basta mga import na makakatapat na mga ito ni Kai, sa magiging laban nila ay makukuha naman ito ang challenge na kailangan niya upang mas lalong tumalim sa laro. Pero hindi nagtatapos sa tatlong player na yan ng Nagasaki ang sakit sa ulo ng Yokohama at ni Kai dahil meron pang malalaro ang mga ito na magpapahirap sa buong kupunan nila. Ito nga ay ang isa sa masasabi nating mahusay na malalaro sa Japan National team na si Yudai Baba. Most skilled player at shooter si Baba kung saan ay threat ito sa lahat ng parte ng court. Though magkaiba ang posisyon ay ang magiging hamon dito kay Kai ay ang mapigilan ng basket attack ni Baba. Mananatiling advantage ang height ni Kai sa tatlong imports ng Nagasaki at pati na rin dito kay Yudai Baba. At agayon sipag sa rebounding at discarte sa laro ang magiging mabisang sandata pa rin ng ating pambato sa game. Abangan natin ang magiging laban ng Yokohama at Nagasaki bukas. At sa lahat ng mga updates sa laban na ito ay tumutok lang dito sa ating channel.